Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Hello guys! Ayan. Welcome to my channel. Ayan. Sa inyo po lahat na mga nanonood ngayon sa aking YouTube channel, muli po ako nagpapasalamat sa inyo sa inyong patuloy na pagsubaybay, pagtagpilit sa aking episode. Lalo na po noong last episode ko, sana na nabigyan ko kayo ng inspirasyon, lalo na sa mag-ina na nagbigay din ng kanilang pahayag sa kanilang negosyo. Bali po ay nagpapasalamat ako sa kanila dahil sa pagbigay nila ng pagkakataon na mapaunlak tayo na sila ay ating may interview. So, first time po natin na magkaroon tayo ng guest at dalawa po yung magkasunod. Kaya, ayan, talagang tunay na nakaka-bless ang episode na yon. Mismo ako rin, na-inspired din ako nung araw na yon. So, bagaman hindi po ako handa nung araw na yon, pero ako po natuwa dahil naging maayos naman po yung feedback. So, marami pong views, marami po ang nanonood, marami pong salamat sa inyong lahat. Kung last episode po ay nagustuhan po ng ninyo yung pumpatungkol po sa negosyo, lalo naman po kayo ma-inspire ngayong episode na ito. Ang tampok po natin ngayong araw na ito, since alam naman natin ngayon na palapit na ang Pasko, 13 days na to go. At magpapasko na po. At alam naman natin, damang-dama na natin yung simoy ng hangin. Sobrang lamig na lalo sa umaga. Talagang sarap matulog, pero kailangan talagang gumising ka. Ano po, malamig ang tubig. So talaga ramdam na ramdam natin yung kapaskuhan. Sa tingin ko, mas malamig ngayon panahong ito. Pero bago yon nga pala ay bago magpatuloy, ay nais ko muna po kayong anayahan na mag-subscribe, mag-like dito po sa aking YouTube channel. Ayan. Para po ma-update ko po kayo sa mga videos na aking pong i-share. Lalo na po dun sa mga baguhan lamang, patuloy ko po kayong inaanyayahan na kayo po ay mag-subscribe dito po sa akin tahanan. Sa pagpapatuloy po ng ating pong kwento, sinabi ko nga sa Pasko po ngayon at nararamdaman na natin yung simoy ng hangin. Ang pag-uusapan naman natin ay patungkol naman sa mga pagkain ng Pinoy na ito yung usong-uso pagsasapit ng Pasko. Ano po ba? Ano ba yung mga pagkain uso pagdarating ng Pasko? Siyempre, hindi mawawala po yung lechon, baboy, or manok. Ayan po ang kalimitan nakikita po natin. Mga matatamis sa pagkain, malagkit, mga bibingka, puto. At ayon daw po sa Chinese, yun daw po mga malalagkit. Ang simbolo raw po niyan ay nakapagpapatibay ng samahan, ng pamilya. So nagiging malapit sa isa't isa. Kasi nga, ang pagkain kasi sweet. So nakakapagpatibay, nakapagbibigay palapit sa isa't isa. Bukod po sa mga matatamis,
hindi may iwasan din po yung pansit, spaghetti na niyahanda. Ito raw naman ay, sabi na sa Chinese din, ay ito raw ay nakapagpapahaba ng buhay. Ayan. Bukod po sa mga pasta o pansit, hindi rin mawawala, traditional din sa mga Pilipino ang maghanda ng mga minatamis pan-dessert gaya ng salad, lechuplan, na yan po ay inihahanda po pagpasko at bagong taon. Traditional na po yan ang mga Pilipino na nakapagsasapit ang Pasko ay kahit ma-pandemic ay nagkakaroon na salusalo ang buong pamilya para maging masaya, no po. So yun po ang mga pagkain. At dahil nga po palapit na, I am sure na tataas ang presyo lalo na mga prutas, dahil yan ay kailangan pagdating ng Pasko at lalo na pagbagong taon. At kay sarap naman na tanawin natin na yung pamilya ay nagsama-sama. Dahil nga pandemic, maaaring siguro ay pamilya lang. Para sa atin, ano ba yung kahulugan ng Pasko? Sabi ng iba, ang Pasko daw ay para sa mga bata. Pero para sa akin, hindi lang para sa mga bata, kundi ito'y sa buong pamilya. Kasi ito ay naglalaman ng pag-ibig. Kaya kung may mga hidwaan man, kailangan ay iwaksin na. Kailangan kalimutan na. Ipadama yung forgiveness. Ipadama yung pagbibigayan. Kasi para sa akin yun ang kahulugan ng Pasko ay naroon yung forgiveness, naroon yung love. At hindi na importante kung ano yung laman ng lamesa, kung ano yung ating inihanda. Ang importante sa lahat, yung nagkakasundo ang bawat pamilya. Magsalusalo, masaya ang buong pamilya. Nagkakaisa. Ayan. At nagdadamayan. So, ang Pasko ay hindi lamang para sa mga bata, kundi para sa lahat. So, kailangan is ipadama natin yung diwa. Paano ba makikita sa pamamagitan natin? Kaysa ba yung ipadama natin, magbigay kasiyahan tayo sa ating kapwa? Yung tayo ay merong ibibigay, ipagkaloob natin. Hindi naman siguro mahirap sa atin yung pagkusaan natin ng ating kapwa kung meron tayong pagkakaloob. Yun ay isang bahagi ng kahulugan ng Pasko. Ipagpapadama ng yung iparamdam mo sa kanya. So, yun po. At bukod po doon ay sa mga sinabi ko po ay napakarami bagay ang pinag-uukulan ng tao, marami ang pinaghahandaan. Siyempre dahil nga po pandemic ay siguro ay may mga nananapat na nangangaruling. Ngayon po ay bihira na po. Kasi nga po dahil nga po sa pinatutupad ng gobyerno. Marami pong nangyaring pagbabago, pero ang mga Pilipino ay hindi maiiwasang hindi ipagdiwang ang isang Noche Buena ng buong pamilya. Tradisyon na po ng mga Pilipino
ang magkaroon ng salo-salo ang pamilya. Ang iba po pumupunta sa iba-ibang lugar para lang idaos. Pero maaari ngayon, dahil nga pandemic, maaari siguro sila nasa kanilang tahanan. So kayo pong nandiyan, nanonood ngayon, lalo na po ang mga nasa ibang bansa, alam ko pong napakalayo nila sa pamilya. Alam naman natin ang dahilan kung bakit sila naroon, kundi para sa kanilang pamilya. Malungkot man, pero sinisikap din, dahil alam naman natin yung pamilya, kaya nila ginagawa ito para din sa kanilang mga mahal sa buhay. So hindi pa man Pasko, ay ito pong inyong lingkod ay bumabati na ngayon lahat, sa inyong lahat na mga nanonood, na advance Merry Christmas po sa inyong lahat. Ayan, naway ang dalangin ko ay naway itong taong ito ay maging maayos na, masagana, maging malaya na, malaya ng bansa, makakilos na tayo ng normal, kasi ang hirap na baga na tayo kumikilos ay limitado pa rin. So kay sarap noong wala na tayong suot na face mask. And thanks God, dahil ngayon iwala na tayong face shield. So nakakapunta na ng mga mall, lalo ng mga bata. At sa mga sasakyan. Ayan. So malaki na naging pagbabago. At naway, dalangin ko na magtuloy-tuloy na. Ayan po. Marami po salamat sa inyo. Marami pa po akong ibabahagi po sa inyong lahat na iba-ibang kwento o inspiring stories sa inyo. Huwag lang kayong bibitaw at patuloy lang kayo na tumangkilik sa aking channel para ma-update ko kayo lagi sa aking mga videos. Maraming po salamat sa 588 subscribers. Ayan po. Marami pong salamat sa inyong lahat. Tayaan nyo po na yung pong mga tulong na suporta ang binibigay nyo ay mahandugan ko kayo ng iba-ibang kwento. Ito nga pala pong kwento ko ay iba-iba po ito. Kung sa pagkain, mahirap naman yung puro na lang yun ang kakainin natin. Kailangan iba-ibang po tayo. Ganun din po sa mga kwento. So, kaya po ginawa ko iba-iba. Iba-ibang kwento para naman hindi kayo magsawa sa akin. Kung lagi namang yun lang ang inyong pinakikinggan. So, ito po ang inyong lingkod na si Apo Joey. Nagpapasalamat muli sa inyo, sa inyong patuloy na pagtangkilik sa akin, na way ko kayo magsawa sa akin. At salamat po sa last episode ko, patuloy na tumatangkilik. At abangan nyo po ang susunod ko na panayam. Ayan, pinag-uusapan pa po namin. Meron pong isang kilalang manggagamot. Ayan. Meron din pong sa negosyo. Kaya marami pa po akong maibabahagi sa inyo na inspiring stories na makakapagdulot sa inyo. Kaya hanggang dito na lang po muli, at marami pong salamat sa inyo lahat. Ako po yung magpapaalam na, bye-bye. And God bless you. Ayan. God bless you.